Ito ang kasaysayan ng isang mayor na pinatay ng kanyang asawa na dati ding mayor ng kanilang lugar. Binaril siya at itinapon ang mga labi sa karagatan matapos lagyan ng pabigat upang di na lumutang pa at maging pagkain na lamang ng isda. Bakit kaya niya ito nagawa? Dahil nga ba maluho ang mayora na bumili ng 2.5 million na halaga ng relo o dahil sa tinutulan nito ang katiwalian ng asawa sa politika? Kilalanin natin si Captain Gisela Bendong Bonil, ang mayor ng Bohol na iniligpit ng sarili niyang asawa. Tara, alamin natin sa history. Panimula, si Gisela Zambrano Bendong ay ipinanganak noong 21 ng Mayo 1977 sa Iligan City, Philippines. Galing siya sa pamilya ng mga piloto, kaya bata pa lamang siya ay nangarap na din siyang maging isang piloto. Isang bagay na kanyang naisakatuparan nang siya ay mag-aral at magtapos bilang isang piloto sa Cebu Aeronautical Technical School taong 2015. 16 na taon nang nagtatrabaho bilang isang piloto si Gisela nang siya ay mapili bilang kauna-unahang babaeng piloto ng Air Asia Philippines. 27 ng Marso 2015, bilang pagbibigay-pugay sa Women's Month, muling ininunsad ng Air Asia Philippines ang kanilang Manila to Davao flight na Flight Z2611 na puro kababaihan ang crew. Si Gisela ang namumuno bilang main pilot at ang co-pilot naman niya ay si First Officer Andrea Maria Halakena. Sa taong iyon, 16 na taon nang nagtatrabaho bilang isang piloto si Gisela at siya ang kauna-unahang babaeng piloto ng Air Asia Philippines. Sabi niya sa isang interview ay masaya siyang nakita ang kanyang husay sa isang industriya na karamihan ay kalalakihan ang nangunguna. Ngunit kahit ganoon daw ay hindi niya naranasan ang diskriminasyon dahil sa kanyang kasarian. Aniya ay pareho lamang ang training maging babae o lalaki man ang piloto. Prioridad nila bilang mga piloto ang smooth at safe flight. Habang gumagawa ng kanyang marka bilang matagumpay na piloto ay gayon din naman ang kanyang asawa na si Nino Ray Bonil na siyang gumagawa naman ng kanyang marka sa pagiging isang matagumpay na mayor o alkalde ng Bien Unido, Bohol. Si Nino ay ipinanganak noong 19 ng Disyembre 1979 sa Bien Unido, Bohol. Ang kanyang ama na si Cosme Bonil ay dati nang naging mayor ng Bien Unido noong 1980s. Ang kanyang ina naman ay isang negosyante. Nag-aral si Nino mula elementarya hanggang kolehiyo sa University of San Carlos. Nakapagtapos siya ng BS in Political Science. Pagkatapos ay kumuha siya ng law habang nagpapatakbo ng sarili niyang mga negosyo. Mayroon siyang sariling insurance firm, isang restaurant sa loob ng isang mall ng SM at director din siya ng ABN DreamWorks Corporation. At siya din ang may-ari ng diamond trading na nag-i-import ng mga sasakyan mula Japan. Hindi na natapos ni Nino ang kanyang kurso sa law. Naging abala siya sa kanyang negosyo at pagdating ng taong 2007. Sa edad na 28 ay sinundan na niya ang yapak ng kanyang ama sa politika at tumakbo bilang mayor ng Bien Unido. Siya ang ikalawang pinakabatang naging mayor ng Bohol, ngunit hindi naging hadlang ang kanyang edad upang iangat ang ekonomiya ng Bohol mula sa 5th class papunta sa 4th class city. Ang 5th class city ay may taunang kita ng mahigit 80 million pesos pero di tataas ng 160 million pesos, habang ang 4th class naman ay may kitang mahigit 160 million pesos at hindi tataas ng 240 million pesos. 6th class ang huli at pinakamababa sa ranggo ng mga klasipikasyon. Pinalakas ni Nino ang turismo sa pamamagitan ng pag-eestablisa ng isang dive camp para sa mga turista na nais ma-experience ang Bien Unido Double Barrier Reef. Taong 2010 naman nang malaman niyang may illegal na pangingisdang ginagawa sa kanilang munisipalidad ay ipinagawa niya ang isang underground grotto sa Maydanahon Reef kung saan makikita sa lalim na 60 talampakan ang estatwa ng mahal na Birheng Maria na may 14 na talampakang taas at Santo Niño. Napaganda din ni Niño ang water system at infrastruktura ng bayan habang binibigyang pansin ang kalusugan, sanitasyon, livelihood at peace and order sa lugar.
Matagal nang single si Nino bilang isang eligible bachelor ay iniisip ng mga malalapit sa kanya pati na ng kanyang mga nasasakupan kung may mapupusuan itong pakasalan. Ilan sa mga ex-girlfriend ni Nino ay mas matanda sa kanya. Pagsasamang itinakda ng langit, taong 2010 nagkakilala sa isang conference sa Tagbilaran sina Nino at Gisela bago sila bumiyahe papuntang Bien Unido kung saan ipinakilala ni Nino si Gisela sa kanyang mga kaibigan. Taong 2012 nagpakasal sa isang pribadong civil wedding sina Nino at Gisela matapos malaman ni Gisela na 2 buwan na siyang nagdadalang tao bago sila ipinadala sa Hawaii. Ika-28 ng Hulyo ng parehong taon ay ipinanganak ni Gisela ang kanilang anak na lalaki. Taong 2015 ay ikinasal sa simbahan sina Gisela at Nino. Ika-7 ng Hunyo 2016, binigyan si Gisela ng Air Asia Philippines ng Certificate of Commendation para sa kanyang outstanding airmanship matapos niyang ligtas na mailapag ang eroplanong may biyaheng Cebu to Manila sa Mactan International Airport sa Lapu-Lapu City na may isa lamang na gumaganang makina. Kinailangan niyang patayin ang engine number 2 para mailigtas ang lahat dahil sa oil leak. Nakasaad sa kanyang commendation, her professionalism and dedicated service to the company in expertly handling the flight from Cebu to Manila Z2782 on 28 February 2016, which necessitated a precautionary engine number 2 shutdown due to oil leak through outstanding airmanship. The flight safely landed back in Cebu. Her actions are in keeping with her finest tradition of professionalism and expertise in handling in-flight emergencies. This reflects great credit not only upon herself but to the Philippine Air Asia family as a whole. Isang captain na ang rango ni Gisela bilang piloto ng panahong ito. Nagbigay pa ng isang matamis na mensahe ang kanyang asawa na si Nino. Nakasaad dito, "Congratulations, Han, Captain Mayor Gisela Bendong Bonyil. You have a superb airmanship. You are truly one of the finest talents in Air Asia. Phew, it was a memorable flight with only one engine running. Though you are very privy on details, but with this kind of commendation, I know it's a matter of life and death situation. And as a female captain, you didn't crack under pressure and even you deliberately shut down engine number 2 as a precautionary measure. I can just imagine how many lives you've saved. No wonder why Filipino pilots are known as the best aviators in the world." Ayon sa mga kaibigan ni Gisela noong high school, bata pa lamang si Gisela ay palagi na itong nabibighani sa mga eroplano. Kaya naman, ang pagtupad niya ng kanyang pangarap ay nagsisilbi bilang inspirasyon at lakas ng loob sa mga batang kababaihan upang tuparin din ang kanilang pangarap. Taong 2016 din ay natapos na ni Nino ang kanyang 3rd termino bilang mayor ng Bien Unido. Kaya naman, tumakbo sa pagka-mayor si Gisela at nanalo noong 9 ng Mayo, habang ang kanyang asawa naman ay tumakbo bilang 2nd District Board Member at nanalo din. Sa kanyang kampanya, sinabi niyang prioridad niya na palakasin ang turismo at pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan, edukasyon at kabuhayan sa kanyang mga nasasakupan. Hindi naging madali ang pagpasok ni Gisela sa politiko. Inatake siya ng mga kalaban ni Nino sa politika at idinawit sa mga kontrobersiya na kinasasangkutan ng asawa. Labis din binatikos ang kakulangan niya sa karanasan at edukasyon sa serbisyo publiko. Kaya naman kumuha si Gisela ng isang crash course sa local governance. Si Gisela sa National College of Public Administration and Governance in Quezon City. Naging malapit umano sa kanyang nasasakupan si Gisela, lalo na sa mga senior citizen. Pagmamahalan na nauwi sa pagpatay. Bagamat magkasamang nakikita sa mga public functions, ay unti-unti na palang lumalaki ang problemang personal ng dalawa. Nagsimulang magkalamat ang kanilang pagsasama ng atakihin sa Facebook si Gisela ng isang kalaban sa politika ni Nino at idawit ang kanyang pangalan sa mga kontrobersiya na kinasasangkutan ng asawa. Isa pa umuno ang pinansyal sa nakadagdag sa hindi nila pagkakaintindihan. Nagalit umuno si Nino nang mag-loan ng malaking halaga si Gisela para ponduhan ang kanyang negosyo sa relo at bumili ng 2.5 million na halaga ng relo. Pero ayon sa malalapit sa mag-asawa, ang labis na nagpasiklab ng galit kay Nino ay ang pag-file ni Gisela ng petition para sa annulment. Ginawa daw ito ni Gisela matapos malaman
na ginagamit lamang siya ng kanyang asawa para makausad sa politika. Sa umpisa pa lamang umano ay nagsasabi na ng kanyang hinaing si Gisela sa matalik niyang kaibigan na si Angela Leyson na hindi ito masaya sa kanyang buhay may asawa. Maging sa pinansyal na aspeto ay may problema din ang dalawa. Sinabi din daw sa kanya ni Gisela na pisikal siyang sinasaktan ni Nino ngunit hindi siya makapagsumbong sa otoridad sa takot na walang maniniwala sa kanya. Ipinakita pa umano ni Gisela sa kanya ang pasa sa kanang balikat nito mula sa paghagi sa kanya ni Nino. Pebrero pa lamang umano ng taong 2017, nagpahiwatig na si Gisela na nais na nitong makipaghiwalay at sinasabing 5 buwan nang magkahiwalay ng bahay ang mag-asawa bago mangyari ang insidente. Malalim ang pagkakaibigan ni Angela at Gisela. Unang nagkakilala ang dalawa sa Iligan City National High School kung saan captain ng softball ng eskwelahan noon si Gisela. Noong una daw ay ayaw niya kay Gisela dahil maldita ang tingin niya dito. Ngunit nang makilala niya ay naging close sila at nalaman niyang malambing pala si Gisela. Nagkahiwalay lamang sila noong matapos na ang high school at muling nagkaroon ng koneksyon bandang 2009 sa pamamagitan ng social media. Habang nakabase sa Manila si Angela at si Gisela naman ay nakabase sa Cebu bilang isang piloto. Ika-6 ng Hunyo 2017. Kasama ang kanyang matalik na kaibigang si Angela Leyson at ang 17 taong gulang nitong anak ay kinumbinsi si Gisela ng kanyang admin staff na si Wilson Hoylar at executive secretary na si Brian Sison na mag-overnight sila sa resort sa Bien Unido dahil may kailangang pirmahang dokumento si Gisela bilang mayor. Hindi ito kasama sa itinerary ni Gisela. May nauna na siyang appointment sa Cebu na may kinalaman sa pagpirma niya ng mga dokumento upang maisampa ang annulment case niya at pagbitiw bilang mayor ng Bien Unido. Ngunit pumayag pa rin ito upang matapos na ang iba pa niyang tungkulin. 8 PM na nang dumating sila sa resort at naghapunan kasama si Gisela matapos ang 1 oras bago pumunta sa kanya-kanyang kwarto. Magkasama sina Gisela at Angela sa iisang kwarto habang ang anak naman ni Angela ay nasa kabilang kwarto. 7 Hunyo 2017. Bandang 2:00 ng madaling araw ay biglang pinasok ng 6 hanggang 8 kalalakihan ang kwartong tinutuluyan ni Gisela at Angela. Isa na dito ay si Nino. Dumiretso si Nino kay Gisela, hinila ang buhok nito at sinuntok sa sikmura habang ang isa naman ay hinatak si Angela mula sa kama, hinampas sa sahig at nilagyan ng duct tape ang bibig at ginamitan ng taser dahilan para unti-unti siyang mawalan ng malay. Habang nagdidilim ang paningin ay nakita niya pang nagmamakaawa si Gisela sa asawa habang tinututukan siya nito ng baril sa noo. Sinabi umano ni Gisela, "In-in, ayaw si Lalay kay naa ang iyang anak sa pikas room." O sa Tagalog ay huwag nang idamay sila Angela dahil kasama niya ang kanyang anak na nasa kabilang kwarto. In-in ang palayaw ni Nino at Lalay naman ang palayaw ni Angela. Tinadyakan pa umano si Angela sa kanang bahagi ng kanyang mukha kung saan tuluyan na siyang nawala ng malay. Tapos ang 1 oras, pasado 3:00 ng madaling araw ay ginising si Angela ng 2 kalalakihan at inutosang gisingin ang kanyang anak sa kabilang kwarto. Hindi niya makita kung nasaan si Gisela. Nilagyan ng posas at isinakay si Angela at ang kanyang anak sa isang van at dinala sa Tubigon, Bohol. Binigyan sila ng 3 ticket upang palabasin na kasama nila si Gisela na sumakay ng barko papuntang Cebu. Pero bago sila tuluyang palayain, ay pinagbantaan nila si Angela na sa lakas ng impluensya ng pamilya ni Nino ay ipapapatay sila nito kapag siya ay nagsumbong sa media o sa mga pulis. Pagdating sa Cebu ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Angela. Agad nitong kinontakt ang mga kaanak at iba pang kaibigan nila ni Gisela upang ipaalam na ito ay dinukot ng sariling asawa. Agad din siyang lumapit sa mga otoridad upang ipaalam ang pangyayari at mailigtas si Gisela. Kinabukasan ay agad na nahuli si Nino at 4 sa iba pang mga suspect na sina Wilfredo Hoylar, Randel Lupas, Restituto Magonsha Jr. at Riolito Etad Bonil na pinsan ni Nino, habang ang 2 pang suspect na sina Alan De Los Reyes Jr. at Lobo Bonil na kamag-anak din ni Nino ay nakapagtago. Sa investigasyon, umamin si Nino na mayroon silang problemang mag-asawa ngunit sa kanyang sinumpaang saraysay ay hindi niya magagawang kitilin ang sariling asawa. Ayon kay Police Chief
Chief Superintendent Nolita Linyo. Sa umpisa ay hindi umaamin si Linyo na sinabing nadulas lamang daw si Gisela kaya kinakailangang dalahin sa ospital sa Cebu City. Ngunit binago niya ang kwento at sinabing ang pinsan niyang si Riolito ang kumitil at nagtapon sa mga labi ni Gisela sa dagat. Sa bandang huli, sa kanilang kaswal na pag-uusap ay bigla na lamang daw napaiyak si Ninyo at inamin na ang kanyang nagawa. Aniya, nung nag-uusap kami, nag-breakdown siya, iyak ng iyak kung bakit nangyari itong krimen. Itong si Mayor daw palaging nagli-leave at nag-a-abroad, napababayaan na yung munisipyo, maraming utang, may third party, may boyfriend itong si Mayor Bunil. Agad namang itinanggi ng pinsan ni Ninyo na si Riolito na siya ang salarin nang hulihin siya ng mga otoridad. Ayon sa kanya ay si Ninyo mismo ang pumatay sa asawa. Ayon sa kanyang kwento, tulog daw si Gisela ng isakay sa kanyang pump boat papunta malapit sa Caribbean Island. Nang magkamalay daw ay nag-usap pa ang mag-asawa ngunit binaril pa rin ito ni Ninyo. Pagkatapos ay pinagtulungan nila kasama ang iba pa na ibalot ang bangka ni Gisela at nilagyan pa ng 2 bato na nasa 30 kilo ang bigat upang hindi ito lumutang. Itinapon nila ang bangkay sa karagatan malapit sa Lapu-Lapu City kung saan nagpahatid si Ninyo. Bago maghiwalay ay inabutan siya nito ng sobre na naglalaman ng 10,000 pesos para sa kanyang katahimikan. Ayon kay Riolito ay tinulungan niya ang kanyang pinsan dahil may utang na loob siya dito. Dagdag pa niya na sumakay si Ninyo sa isang motor na naghihintay sa kanya sa Lapu-Lapu City nang maghiwa-hiwalay na sila. Nang mahuli si Riolito ay agad na nakumpiska sa kanya ang pera na ibinigay ni Ninyo at pump boat na nakitaan nila ng patak ng dugo na siyang nagmatch naman sa DNA sample na kinuha mula sa ina ni Gisela. Kinabukasan ay nagsimula ang search and retrieval operation para sa mga labi ni Gisela ngunit na-delay ito ng 2 araw dahil sa masamang lagay ng panahon. Nagsimula ang paghahanap sa karagatan malapit sa Caribbean Island at umaabot sa ilalim na 200 feet ang sinisid ng mga divers para hanapin ang mga labi ni Gisela. 15 araw lamang ang deadline na ibinigay sa search and retrieval ngunit dahil sa pakiusap ng pamilya ni Gisela ay umabot ito hanggang 15 ng Hulyo 2017. Ngunit hindi pa rin nahanap ang mga labi ni Gisela kahit pa tumulong na ang Philippine Navy at ginamitan ng special equipment na makakapag-scan ng nasa 700 feet na lalim ng tubig ang paligid. 23 ng Hunyo ay nagsumite ang kampo ni Ninyo ng counter-affidavit sa Lapu-Lapu City Prosecutor's Office na hinihiling na ibasura ang kasong parricide sa kanya dahil sa kakulangan ng ebidensya ang mga labi ni Gisela. 25 ng Hulyo 2017, sinabi ni Ninyo na buhay pa si Gisela at nagtatago lamang ito sa Dubai dahil sa pagkakabaon sa utang. Hinamo naman siya ni Attorney Lane Pangilina ng kampo ni Angela na maglabas ng itinerary na nagpapakitang lumipad papuntang Dubai si Gisela at testigo na makapagsasabing nakita nitong umalis ng bansa si Gisela. Dahil sa mga paratang ni Ninyo ay inakusahan nila ito ng paninirang puri sa kanyang asawa upang malihis ang direksyon ng mga ebidensya laban sa kanya dahil natatakot siya sa magiging aksyon ng mga pulis sa mga report ng korupsyon na kanyang ginawa sa Bohol. 1 ng Hulyo 2017 ay may lumutang na bangkay ng isang babae malapit sa Tabuelan, Cebu na hinala nila ay si Gisela na ngunit ito ay kinilala bilang isang 64 years old na babae na residente ng Calatrava, Negros Occidental. 21 ng Hulyo 2017, kinasuhan ng parricide, illegal detention at kidnapping si Ninyo at ang iba naman ay kinasuhan ng kidnapping at serious illegal detention. March 22, 2018, pinirmahan ni DOJ Undersecretary Ray Nante Orseo ang petition upang i-review at bawiin ang kasong parricide laban kay Ninyo dahil sa isang technical na pagkakamaling Office of the City Prosecutor ng Lapu-Lapu ang nagsampa ng kaso na dapat ay manggaling sa Office of the Bohol Provincial Prosecutor. Ngunit matapos makatanggap ng pambabatikos at tawagin itong latest DOJ blunder ng Lead Police Investigator Senior
Superintendent Jonathan Cabal, ikinalulungkot niya ang resolusyon ni USEC Orseo na sa kabila ng mga ebidensya ay tanging petisyon lamang ng depensa ang tinitingnan. Ngunit pagdating ng 27 ng Marso ay pinirmahan ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang resolusyon na binabawi ang naunang desisyon ni Undersecretary Orseo. Ayon sa kanya ay hindi niya alam ang tungkol sa resolusyon ni Orseo. 12 ng Setyembre 2019, nahuli ang dalawang nakapagtagong suspect na sina Lobo Bonil at Alan De Los Reyes Jr. Mayroong nakapagbigay ng tip sa pulisya na sinasabing nakikita ang dalawa na pag-alagala sa Lapu-Lapu City. Natagpuan sila sa Barangay Basak sa isang bahay na pag-aari ng cousin-in-law ni Lobo na si Police Patrolman Nico Ababon. Si Lobo ay kanang kamay ni Nino at si Alan naman ang nagtali ng kamay ni Gisela sa araw ng krimen. Pareho silang kasama sa pagplano at pagsasagawa ng krimen. Pilit naman ang pagtanggi ni Nino na may kinalaman siya sa pagpatay kay Gisela hanggang dumating ang 8 ng Pebrero 2022. Matapos ang isang plea bargain, inanunsyo ni Attorney Amando Virgil Ligutan na siyang legal counsel ng pamilya ni Gisela na nag-plead na ng guilty si Nino Bonil matapos ang isang plea bargain na ibababa ang kanyang kaso mula parricide bilang homicide. Babawasan ang kanilang sintensya kapalit ng pag-amin ay nahatulan sila ng 8 hanggang 14 pagkakakulong imbis na panghabang buhay na sintensya. Ania, Miller finally confesses to the killing of Mayor Gisela Bonil. Former board member Nino Ray Bonil pleaded guilty, but since he pleaded guilty before the prosecution is done with the pieces of evidence, the state prosecutor agreed to the accused pleaded guilty to a lesser offense of homicide. Dahil 4 taon nang nakakulong noon si Nino, ay maaaring makalaya siya sa loob ng 3 taon. Ngunit sabi naman ng prosekusyon ay ipagpapatuloy pa rin nila ang paghahanap ng hustisya para sa iba pang kaso na kinakaharap ng mga suspect gaya ng serious illegal detention at kidnapping na hindi pa napapatawan ng hatol, anya. Nino Ray Bonil and the other accused, they are sentenced to 8 years and 1 day to 14 years of imprisonment. But this is on top of the existing separate case where a serious illegal detention, kidnapping case, so they'll not be getting out of jail 8 years after from today. Nobyembre 2017, sa araw ng mga kaluluwa ay pumunta ang pamilya ni Gisela sakay ang motorboat sa may karagatan ng Olango Island malapit sa Lapu-Lapu City kung saan pinaniniwala ang itinapon ang mga labi ni Gisela. Kasama din sa mga dumalo ang ilang miyembro ng Lapu-Lapu City Police at mga diver na tumulong sa search and retrieval. Nag-alay sila ng bulaklak at panalangin na pinangunahan ng isang pastor. Ayon sa kapatid ni Gisela ay hindi nila alam kung papaano sasabihin sa kanilang 77 taong gulang na ina at 5 taong gulang pa lamang na anak ni Gisela ang nangyari. Sinabi lamang nila sa bata na nasa langit na si Gisela at binabantayan sila. Hindi na muling makikita pa ng bata ang kanyang ina at hindi na kailanman masisilay ni Gisela ang paglaki ng anak. Hanggang dito na lang kayo. Anong masasabi nyo sa kasaysayan ni Captain Gisela Bonil? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.